ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, malabong bumalik ng bansa sa ngayon. Si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Nagabiso na po ang mga abogado ng kongresista na handa niyang harapin ang anumang parusa ng kamara, pero hindi ang mga banta umano sa kanyang buhay. Nagtakda ng deadline ang kamara para mag-report si Teves sa trabaho bukas. Nagpapatrol, Michael Delizo. Muling tatalakayin ng House Committee on Ethics and Privileges sa Lunes, March 20, ang patuloy na pagliban sa trabaho ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma ng kampo ni Teves na natanggap nila ang liham na pinaharap siya kay House Speaker Martin Romualdez para personal na ipaliwanag ang kanyang absences sa kabila ng kawalan ng travel authority. Ang tanong, sisipot ba ang kongresista? I doubt kung mag-a-appear po siya. I doubt it very much. Iginiit ni Attorney Ferdinand Topacio na handang harapin ni Teves ang anumang administrative sanctions ng Ethics Committee sa halip na harapin ang umano'y banta sa kanyang buhay kapag bumalik siya ng bansa. Paulit-ulit na tiniyak ng PNP na handa silang magbigay ng seguridad kay Teves at kanyang pamilya, pero walang paramdam ang kanyang kampo hanggang ngayon. Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulong-tulong nga po para hikayatin si Congressman Teves na umuwi po dito at harapin po itong mga kaso na ito. At nire-reiterate nga po na hindi lamang po ng ating GPNP, pati na rin po ng ating SILG, na handa po tayong magbigay ng seguridad kay Congressman Teves at pamilya niya as soon as makabalik po siya dito sa Pilipinas. Naharap sa 8 reklamo ng illegal possession of firearms, ammunitions and explosives ang kongresista kaugnay sa mga nakuhang armas at pampasabog sa kanyang mga ari-arian matapos ang police raid bunsod ng 3 murder complaint dahil sa patayan noong 2019. Ibinasura ng Department of Justice ang isa sa mga reklamo dahil sa kakulangan ng sapat na basehan. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, nirerespeto nila ang desisyon ng DOJ pero pag-aaralan din kung iaapila pa ito. Gayunman, naniniwala silang malakas pa rin ang nalalabing reklamo ng illegal possession of firearms. May basihan po itong mga isinampang kaso po ng CADG. Yung isa pong na-dismiss ay while we may consider it as a minor setback, but yung iba pong mga kaso ay hindi po maaapektuhan ito. Sa Miyerkules, isasagawa ang preliminary investigation sa mga isinampang reklamo ng CIDG. Sinabi naman ang abogado ni Teves na sila muna ang haharap sa preliminary investigation habang wala pang formal na kasong na isasampa sa korte. I will always advise that he should face the charges if there are charges already. Sa ngayon, titignan pa po kung may probable cause. Ibig sabihin, titignan pa po ng ating mga prosecutors kung may dahilan na magsampa ng charges. Samantala, tiniyak ng AFP Visayas Command na mananatili ang mahigpit na seguridad sa Negros Oriental hanggat hindi na isisilbi ang hustisya kay Governor Roel De Gamo at hindi tuluyang na ibabalik ang kapayapaan at kaayusan doon. Una nang nag-deploy ang Philippine Army ng 6 na batalyon para suportahan ang PNP. Katuwang din tumatao sa checkpoints ang mga sundalo at pulis bukod pa sa pagpapatrolya. Nananawagan si Lieutenant General Benedict Arevalo ng Visayas Command sa mga suspek sa pagpaslang kay De Gamo at 8 iba pa sa bayan ng Pamplona na sumuko na at walang mangyayaring masama. Maari-ari niya silang tumakas sa ngayon pero mahuhulog din sila sa kamay ng batas at hustisya. Sa mga susunod na araw, sinabi ng Philippine National Police na may ilalabas itong mahalagang impormasyon na magsisilbing major development kaugnay ng pagpatay kay Governor Roel De Gamo at iba pa. Michael Delizo, ABS-CBN News. Nagbabala si Senador Ronald Bato de la Rosa sa posibleng maging epekto kapag tinangka ng International Criminal Court na ipaaresto sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa kaso ni Russian President Vladimir Putin. Ito ang naging tugon ng dating PNP chief at ngayon senador sa isang panayam sa radyo sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC kaugnay sa umano'y pagmamalabis sa drug war sa Pilipinas. Ayon kay De La Rosa, hindi niya kontrolado ang mga hakbang ng ICC. Pero may duda siya kung maaresto sila sa loob ng Pilipinas. Gitpa ng senador, sa kaso ni Putin, ang pag-aresto sa Russian president ay pwedeng magdulot ng giyera. Anya,
Posible ring ganito ang mangyari sa kanilang sitwasyon, lalo't kumalas na sa Rome Statute ang Pilipinas noong 2018. Pwede lang umano ipatupad ang pag-aresto ng ICC sa loob ng isang failed state kung saan hindi naman kabilang ang Pilipinas. Wala akong problema dyan. As I have said, whatever they want to do, they can do it. Tanong nga lang kung sino mag-implementa. So kung papasok sila dito para huli, sino manghuli? Ibang nasyonalidad. Eh, malaking gira yan. Oh. At makipaggira yung ating mga security forces dito kung papasok sila na hindi sila welcome by our government. Kanya-kanyang diskarte ang mga consumer para mapababa ang bill sa kuryente. Ano nga ba ang ilang paraan para makatipid ngayong papalapit na ang tag-init? Alamin ang kuryente pidgets sa pagpapatrol ni Reniel Pawid. Kasabay ng mainit na panahon ang tila pag-init din ang ulo ni Myra dahil sa taas ng kanilang bayarin sa kuryente ngayong buwan. Halos lahat ng diskarte para mapababa ang kanilang kuryente, sinubukan na niya. Nagpapatay po kami ng ilaw pag maliwanag, saka electric lamp ang maliit lang yung gamit namin. Aaraw-araw po ako nagkukusot para makatipid na rin sa kuryente. Una na rin nag-abiso ang gobyerno at National Grid Corporation sa lahat ng consumer. Magtipid sa paggamit ng kuryente dahil pwedeng magkulang ang supply o sumipa ng todo ang presyo pagdating ng tag-init. Payo ng Department of Energy sa mga consumer, gumamit na ng light emitting diode or LED dahil higit 80% ang bawas nito sa konsumo kung ilalaban natin sa CFL. Maximize natin yung ating natural ventilation para maibsan natin yung pangangailangan natin dito sa ating mga aircon or electric fan. Ayon sa DOE, 15% ng electrical bill ay galing sa konsumo sa ilaw, kaya naman mainam kung may natural lighting sa bahay. Buksan ang mga bintana o kaya i-off ang mga di ginagamit na ilaw. Tanggalin din sa saksakan ang mga appliance na di ginagamit para maiwasan ang tinatawag na phantom loading. Si Melanie nag-invest naman sa mga inverter na appliances. Nagbibil po kami dati ng 1.7, 1.6, ganyan. Ngayon at kahit may aircon kami, konti lang naman po ay tinaas niya. Minsan nagbibil kami ng 2.6, ganyan, 2.5. Kung kaya ng budget, pwedeng magpakabit ng solar panels. Naglalaro sa 115,000 to 145,000 pesos ang 10 kilowatt solar power system. Katunayan, pwede itong i-loan sa pag-ibig. Yung ginastos halimbawa namin nung nagpakabit kami ng 10 kilowatt peak sa bahay nung nakaraang taon, ang masasabi ko sa'yo, ang naging savings ko kada buwan, nasa mga 3,000 hanggang 5,000. Sabi ng Meralco, sa loob ng 4 hanggang 6 na taon, mababawi na sa natipid na kuryente ang ipinambili ng solar panels. Para ma-monitor ang konsumo, gamitin ang Meralco Appliances Energy Calculator. Halimbawa ang paggamit ng 2 horsepower na split-type aircon ng 5 oras kada araw. Nagkakahalaga ito ng nasa 10 piso kada oras o nasa 1,300 sa isang buwan. Kaya malaking bagay ang pagtitipid ng mga gaya ni na Myra at Melanie para hindi mabigla sa taas ng bayarin. Reniel Pawid, ABS-CBN News. Tuto lang isang motorcycle group sa paglalagay ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Hindi nila ito ang solusyon para maiwasan ang mga aksidente. Samantala, handa nang ipatupad ng MMDA ang single ticketing system simula sa susunod na buwan. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Sa araw-araw na pagbagtas ni Christian sa Commonwealth Avenue bilang isang delivery app rider, marami na siyang nakitang aksidente sa motor. Kaya tingin niya, malaking tulong ang exclusive motorcycle lane para mas maging ligtas ang kanilang biyahe. Minsan kasi mga jeep, pag ino-overtakean kami, wala namang magawa. Siyempre, magagalit ka, mapapaway ka lang. Siyempre, pare-pares naman naghahanap buhay. Sang-ayon dito ang rider na si Arwin. Parang okay din yung ganun. Di tulad nung dati na motorcycle lane, makakadaan, minsan bubusinahan ka ng bus na nasa likuran mo bukod sa may ano pa, speed limit, di ba? Pero iba ang pananaw ng Motorcycle Riders Organization. Di raw ito solusyon kontra aksidente, kundi posible pang maglagay sa alanganin sa buhay ng mga rider. If
is just a way for them to segregate the motorcycle para hindi sila nauunahan at naiistorbo ang ibang sasakyan. Pero in reality po, ang dami na hong aksidente dyan sa loob mismo ng motorcycle lane. Ang tunay na solusyon na ipataw para babawasan ang aksidente ay yung strict implementation ng speed limit. Sa tala ng MMDA, nasa 12,370 na ang nasita sa dry run mula March 9. 2,931 naman ang motor na lumabas ng motorcycle lane. 500 piso ang multa ng mga lalabag. Pinagpaliban muna ng MMDA ang pagpapatupad ng exclusive motorcycle lane na magsisimula na dapat bukas March 20. Ito'y para bigyang daan ang pagsasaayos ng DPWH sa ilang bahagi ng Commonwealth. Inaprubahan na rin ng MMDA ang single ticketing system para sa mga magbabayad na mahuhuling lalabag sa batas trapiko na Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, magiging pareho na lang ang multang ipapataw ng mga LGU sa NCR sa itinuturing na 20 common violations sa ilalim ng single ticketing system na target ipatupad sa katapusan ng Abril. Mahalagang malaman po ng mga mamamayan natin, no? Hindi na po kukumpiskahin ang inyong mga lisensya. Kung kayo po ay mahuli dahil kayo po ay nag-commit ng isang traffic violation, matitikitan po kayo. Ayon sa fare matrix ng MMDA, naglalaro ng mula 500 piso hanggang 10,000 piso ang multa sa paglabag ng mga batas trapiko. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Good news sa mga air travelers. Uy, posibleng bumaba ang presyo ng mga tiket sa susunod na buwan. Pero hamon po sa Ninoy Aquino International Airport ang inaasahang dagsa ng mga pasahero, kaya hinihikayat ang mga airlines na ilipat o dagdagan ang flights sa Clark International Airport. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Para makaiwas sa mahabang pila, nagpupunta na sa NAIA ang maraming pasahero, 4 hanggang 6 na oras bago ang kanilang flight. Kapag may ekstrang oras, inilalaan na lang nila sa bonding sa pamilya. At dahil Semana Santa at may long weekend sa Abril, asahang darami pa ang mga pasahero ayon sa Civil Aeronautics Board. Meron pa rin tayong revenge travel kasi bago lang naman nag-umpisa yan last year. Prior to COVID, we are one of the fastest growing aviation markets, ano? And ang daming ng mga Pilipinong bumibiyahe. Sakto sa dagsa ng pasahero sa susunod na buwan ang posibleng pagbaba ng presyo ng mga flight ticket. Sa inilabas ng Civil Aeronautics Board na advisory, ibinaba nila ang sisingiling fuel surcharge sa mga tiket sa eroplano sa level 6 mula sa level 7 ngayong Abril. Bumaba rin kasi ang presyo ng jet fuel sa pandaigdigang merkado. Nakadepende ang presyo sa layo ng destinasyon. Pangalawa, ang fuel surcharge sa pinakamataas na singil sa pasahe sa tiket. Halimbawa, ang sisingiling fuel surcharge sa one-way ticket ng Manila hanggang Katiklan na may layong higit 200 kilometro ay bababa ng 54 pesos sa Abril. Kung Manila papuntang Hong Kong, 112 pesos naman ang ibababa sa sisingiling fuel surcharge sa one-way ticket. Hamon ngayon sa NAIA kung paano pagkakasyahin ang inaasahang 130 hanggang 140,000 na pasahero kada araw bago ang long holiday at Semana Santa. We're discussing with the stakeholders para in terms of manning, kompleto tayo sa manning para tuloy-tuloy ang ating pila at ang mga equipment na nakakabit at ang mga ginagamit nating equipment ay gumagana at maganda ang kondisyon para maiwasan ang delays o ang mga cancellation ng ating mga flights. Isa rin sa nakikitang solusyon ay baguhin ang layout at dagdagan ng immigration counters at security checkpoints, particular na sa NAIA Terminal 3, at balasahin ang mga terminal assignments ng airlines. Hinihikayat na rin ng Department of Transportation ang mga airline na ilipat o magdagdag ng flight sa Clark International Airport sa Pampanga. 110,000 square meters ang lawak nitong Clark International Airport. 4 na palapag pa at ang projection ngayong taon aabot sa 8 milyong pasahero ang kaya nitong i-accommodate.
Ayon pa sa Luzon International Premier Airport Development, ang pribadong kumpanyang nag-ooperate ng Clark International Airport, plano nilang magdagdag ng mga ruta ng bus para mas mapadali ang pagpunta ng mga pasahero sa Clark mula sa Northern at Central Luzon at maging sa Metro Manila. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Bigay todo ang saya sa huling stopover ng Gika Pamilya Concert kagabi sa Abu Dhabi United Arab Emirates. Tuwang-tuwa at nagpapasalamat ang fans na makita ng personal at makapag-picture taking pa sa kanilang mga paboritong artista na labis ding nag-enjoy na makasama ang mga kababayan sa Middle East. Mula United Arab Emirates, nagpapatrol Randy Lamsen. Kumusta mga nasa harapan? Nakabibinging tilian at walang humpay na hiyawan ang sumalubong sa Gika Pamilya Stars na sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia at Zanjo Marudo sa Abu Dhabi National Theater. Mula opening song hanggang sa finale, ang tindi ng energy ng fans. Pinagkaguluhan at hilig to the max ang fans sa tinaguriang TikTok King na si Joshua Garcia. Malapop star sa all-out na paghataw si Catherine sa entablado. Maging si Philippine Ambassador to the UAE, Alfonso Ver, nakisabay sa pag-indak. Pinatunayan naman ni Daniel Padilla ang kanyang sinabing level up na performance. Bukod sa kanyang nakakabighaning boses, suwabing suwag din ang kanyang ipinakita. Di rin magkamayaw ang fans na makita si Zanjo Marudo at comedian host na si Eric Nicolas. Masayang-masaya kami dito ngayon sa Abu Dhabi. Galing po ako sa Bahrain. Para manood ng Gika Pamilya concert. Sobrang pong saya ng crowd. Na-surprise ang tambalang Katniel nang bigyan sila ng advance birthday cake ng fans. March 26 pa ang kaarawan ni Catherine habang sa April 26 pa si Daniel. Walang bahid naman ng pagod ang Kapamilya Stars na humarap sa fans pagkatapos ng concert para sa picture taking at autograph signing. Abu Dhabi, maraming salamat po sa napakasayang gabi kasama kayo lahat. Diyan tayo magtatapos mula sa Danger Manila. Maraming salamat po sa inyo. Randy Lamsen, ABS-CBN News, Abu Dhabi, UAE. Apektado na ang turismo ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Ito'y kahit hindi pa naman umaabot ang oil spill sa lugar. Sa Calapan City naman, dumadaing na ang mga tindero dahil halos hindi mabili ang kanilang mga tindang isda. Nagpapatrol, Dennis Datu. Bago pa lang nakikilala ang turismo ng bayan ng Pola sa Oriental Mindoro. Isa sa mga nabighani sa ganda nito ang tubong Valenzuela City na si Johnny Buensalida. Kaya laking panghinayang niya nang maapektuhan ng oil spill ang magagandang lugar sa Pola. Pero sabi ni Johnny, may mga iba pang lugar na pwedeng pasyalan na hindi apektado ng oil spill. Sa mga gustong pumunta ng Pola, marami pang pwedeng puntahan bukod sa mga beaches nila. May mga falls sila doon na pwede pang puntahan. Dalawang falls yun. Sa mga nature lover, napakagandang mag-trekking. Kahit naman walang oil spill sa Puerto Galera, ramdam ang negatibong epekto nito sa kanilang turismo. Marami ang nag-cancela ng mga booking sa mga hotel dahil sa mga mali umanong impormasyon na kumakalat. Sakaling andito po sila sa White Beach, Puerto Galera at may nakita po silang oil spill, wala po silang babayaran sa accommodation. Ipi-free of charge po namin iyon. Nangangamba lokal na pamahalaan na umatras ang mga turista sa Puerto Galera. Ngayong summer pa naman nila inaasahan ang sana'y pagbisita ng mga turista. Giit ni Mayor Rocky Ilagan, ligtas at walang oil spill sa Puerto Galera. Iniimbitahan ko ang mga taga-MSI, libre na, sagot ko ng lahat. Tingnan nila po ang sitwasyon talaga dito sa Puerto Galera. Sana naman, katulad ng unang sinabi ko, maging responsible sila dahil hanap buhay po ng mga tao ang naapektuhan. At alam nyo, pag nawala na naman po kami ng hanap buhay, kawawa po ang aking mga kababayan. Babalik na naman po kami muli sa panghihingi na naman ng bigas. Sa Calapan City, natuloy ang karera sa dagat ng 40 bangka na bahagi ng Calap Festival.
Sabi ni Mayor Malu Murillo, walang oil spill sa pinagdausan ng karera. Sa monitoring kanina, kontrolado na ito at wala ng bagong namataang laki sa tabing dagat. Pero kahit pwede pang mangisda sa Calapan City, marami ang natakot ng bumili ng isda. Sa 10 kilo, hanggang ngayon ho'y naandito pa. At talaga laang kung di ka mamili sa mga mamili, talagang hindi ho makapagbili. Magawa po sasabihin palagi may oil spill, kaya sila hindi kumakain ng isda. Sabihin naman namin, napakalayo naman ho sa amin dito sa amin sa Calapan ay prepam. Ang ating mga mangingisda ay pwede pa rin manghuli ng isda. At kung walang bumili, dali na lang ulit sa atin sa Calapan City Hall. At kami na ang tutulong para may benta ang mga huli nila. Ang magandang balita, parating na bukas ang remotely operated vehicle o ROV mula sa Japan. Magsasagawa ito ng visual survey sa nakalubog na barko para makita ang kondisyon ng tangke na naglalaman ng daang-daang libong litro ng industrial fuel. Dennis Dato, ABS-CBN News, Oriental, Mindoro. Maghaharap ang mga senador at mga kongresistang nagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention o CONCON ngayong Lunes. Diringgin na ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang usapin. Una lang nagsabi ang ilang senador na tanging economic provisions ang papayagan nilang baguhin. Ang iba'y tutol sa CONCON pero bukas sa Constitutional Assembly o CONAS. Pangungunahan ni House Committee on Constitutional Amendments Chairman at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang House contingent. Iginit ni Rodriguez malinaw sa panukala na economic provisions lamang ang gusto nilang baguhin. Sakali anyang tuluyang mabasura sa Senado ang tsatsa, aabot sa $100 billion na investment ang mawawala sa Pilipinas at kalahating milyong trabaho ang masasayang. Samantala, ikinatuwa ni Camarines Sur Representative L. Ray Villafuerte ang desisyon ng Senadong talakayin ang tsatsa. Hindi na anya mahalaga kung aayusin ang konstitusyon sa pamamagitan ng CONCON o CONAS. Pagkakataon anyang malaman ng publiko kung talagang matamlay ang pagtanggap ng mga senador sa constitutional reforms gaya ng sinabi umano ni Senador Juan Miguel Zubiri. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na itutuloy ng kanyang administrasyon ang mga proyektong nasimulan ng nagdaang administrasyon. Sa YouTube vlog ng Pangulo, sinabi niyang inaprubahan kamakailan ang halos 200 high-impact infrastructure projects na nagkakahalaga ng 9 trilyong piso. Tinatayang 70 sa mga ito ay ipinanukala sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Target anya ng gobyernong mapabuti ang mga programa para sa flood control, kalusugan, supply ng tubig at kuryente, pati sa internet connection sa bansa. Meron tayo kuminsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Samantala, umabot sa 1.2 million pesos ang kinita ng kauna-unahang outlet ng kadiwan ng Pangulo sa Bicol na binuksan sa Pili, Camarines Sur. Ayon sa Presidential Communications Office, nakolekta na sabing halaga sa loob lamang ng 2 araw mula nang buksan ito noong Huwebes. Aabot sa 500 ang nailunsad na kadiwan ng Pangulo outlet sa buong bansa. Layo nitong makapagbenta ng mga produkto sa mas murang halaga sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Matutulungan din ito ang mga magsasaka, mangingisda at micro, small and medium enterprises na direkta nang maibibenta ang kanilang mga produkto sa mga tindahan. Idol ng mga kabataang atleta ang world champion gymnast na si Carlos Yulo. Kilalanin ang 2 desididong gumawa rin ng marka sa larangan ng gymnastics sa pagpapatrol ni Diane Castellier. Habang patuloy sa paghakot ng medalya ang World Cup champion na si Carlos Yulo sa gymnastics competition, may nagbabalak ng sumunod sa kanyang yapak ang nakababata niyang mga kapatid na sina Eldrew at Eliza. Masipag at araw-araw silang nag-eensayo sa Grassroots Development Program ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP.
Possible naman po talaga na maging katulad ako ni Kuya kung magsisipag po ako, lalo kung magtsatsaga po ako, kung di po ako nagmamadali, mangyari at mangyari po talaga yun. Mag-start na po ngayon yung journey ng life ko sa gymnastic. Okay. Kasi po, this July, I think po punta po ako US for training camp. Ano yung mga favorite events mo na gusto mong ma-improve? Oh, bars and floor. BM specially vault. Malaking bagay naman para sa mga trainees ang natanggap na world-class gymnastics equipment mula sa Japanese Embassy. High quality ang mga aparato. Ang iba ay ginamit sa Tokyo Olympics 2020. Naka-set up na ito sa Rizal Memorial Gymnastics Center at ready to use ng batang gymnast sa grassroots program. This service has been of great importance to the Philippines and to Japan. So I think many young gymnasts, the Filipinos or Filipinas, I hope there will be more medalists in the Philippines that bring more gold medals. Not only in Manila, they also want in the different areas, like maybe put one in Cebu, make one in Davao, whoever wants to have a nice gym and they're serious. So Japan is also serious. So to grow, we have to grow together. Dagdag good news, mismong coach ni Carlos na si Coach Mune ang tutulong sa programa. Muna, I wanna find a talent, a lot of talent from the Philippines or of Philippines. One of my dreams is Pinoy coach, Pinoy athletes going to world. Sobrang thankful po ako na ako po yung, kami po dalawa ni Coach Mune yung naging instrument para makadating po sa point na ganito. Dito mismo sa gym na ito nagsimula ang gymnastics career ni Carlos Yulo. Hinahatid siya ng kanyang lolo at araw-araw nag-eensayo siya ng maraming oras. Pero sulit ang pagod dahil world champion na nga siya ngayon. Naniniwala si Carlos na marami pang Pinoy world champion sa gymnastics ang susunod sa kanya. Malaking tulong anya ang magagandang equipment na bigay ng Japan at gagamitin ng mga bata sa practice. Tiwala rin siya sa kakayanan na pinapakita ng kanyang kapatid. So nakikita ko po naman, hindi po siya natatakot na hindi siya naiya katulad ko na yung personality po namin ay sa iba. Bukod sa sariling tagumpay, excited si Caloy na makita ang pamamayagpag ng iba pang Pinoy gymnast. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Ebolusyon ng pickup at hugot lines o yung mga linyahang patok sa TikTok. Yan ang tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Ganito ang iba't ibang filter na pwede ninyong palamuti sa inyong mga video. O ba? Diba? Parang isda. Overweight na ang utak ng iba, pero patuloy pa rin ito sa pagtaba. Papa-enroll na ako ng driving lessons para malaman ko kung paano umatras pag malapit ng ma-attach. O eto, patama sa ex. Ay, ex. May exam pala ako bukas. Turuan mo naman ako mag-cheat. Di ba doon ka magaling? Paano mo sasabihin feeling ang kaibigan mo? Alam mo yung ganda mo parang hangin. Feel na feel mo pero walang nakakakita. May ibang klase ang level ng fighting spirit. Huwag kang mahihiya kung pangit ka. Ako nga, gumagala pa eh. Mahirap maging maganda, pero kinakaya ko naman. Kung ang jowa mo, ganito kagwapo. Aww. Isa lang ibig sabihin nun, nakabudol ka. Asset ng lalaki, yung kaya nilang i-express ang sarili nila. Tagalog na Tagalog yung sinabi ko sa'yo. Nakapag iniwang ka na, huwag mo nang habulin pa. Gusto mo Englishin ko pa ba? Para maintindihan mo? Wow. Don't
No. May mga bagay talaga na hindi mo na kailangan ipilit pa. Kapag hindi mo na talaga siya kayang pakisamahan dahil sa ugali niya, mag-file ka na ng deserve, the robs, the reboss, dear boss, disrobe, the robs, dear rib, the bros, the reboss, the reboss. Magbati na lang kayo. Napag-uusapan naman yan eh. Mark Logan. ABS-CBN News. Nasabat sa magkakasunod na raid ng Bureau of Customs noong Biyernes ang nasa 120 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled pork, beef, poultry at seafood products na kumpiska mga ito sa pitong bodega at cold storage facility sa Navotes City. Ayon kay Customs Deputy Commissioner for Intelligence Juvie Max Uy, nakatulong ang border protection para mapigilan ang pagpasok ng smuggled products. Galing umano China ang frozen seafood, mula naman sa Brazil at Australia mga nasabat na karneng baka, habang sa US at Russia galing ang karneng baboy. Hindi binanggit kung saang bansa nagmula ang mga poultry products. Inimok ng pamilya ng pinaslang na mamamahayag na si Percy Mabasa o Percy Lapid, si dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag at iba pang suspect na sumuko na. Ito po'y matapos kasuhan sa korte ng Department of Justice si Bantag at dating security officer niyang si Ricardo Zulueta, kaugnay sa pagpatay kay Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Ayon sa abogado ng pamilya Mabasa, sa hukuman lang mapatutunayan ng dating Bucor Chief kung talagang inosente siya. Positibo naman ang pamilya ni Percy Lapid sa pag-usad ng kaso. Umaasa rin silang agad magpapalabas ng warrant of arrest ng korte laban kay Bantag at iba pang akusado. Ang mensahe lang namin kay Bantag at saka sa mga akusado ay harapin na lang nila yung kaso para malaman ka, magkaalaman tayo once and for all kung talagang kayo ay guilty or not guilty. Sa lakas ng mga ebidensyang napresenta at sa tulong-tulong ng mga ahensya ng gobyerno at yung mga private informants natin, malakas ng ebidensya laban sa mga akusado. Sad ang kauna-unahang online presidential library bilang pag-alala at pangangalaga sa mga naiambag ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa National Museum. Itinaon ito sa 95th kaarawan ni Ramos nitong March 18. Halos isang taon na mula nang pumanaw ang dating pinuno ng bansa. Bukod sa pagiging leader, ipinapakita sa koleksyon ng tinaguriang living document ang mga larawan, videos, kopya ng mga talumpati at iba pang dokumento na nakatulong sa pagpapatupad ng reforma ni FVR bilang 12th Pangulo ng Pilipinas. Sa darating na mahal na araw, magpapapako sa krus sa 34 na pagkakataon ang isang 62 anyos na lalaki sa Barangay San Pedro, Kutod, San Fernando City, Pampanga. Pero paalala po ng simbahan, hindi kailangang gayahin ang pagpapapako ni Jesus bilang paraan ng penitensya. Nagpapatrol, Gracie Rutaw. 2 linggo bago ang mahal na araw, handa na ang krus na gagamitin ni Mang Ruben Enahe ng Barangay San Pedro Kutod para sa panata. Isinukat na rin niya ang puting damit at pulang balabal para sa kanyang pagganap sa sinakulo bilang Kristo. Muli na kasing pinayagan ng lokal na pamahalaan ng San Fernando City, Pampanga ang pagpepenitensya at pagpapapako sa krus ngayong taon. Maligaya naman yung pakiramdam namin dito, lalo na yung mga namamanata, yung nagpapadugo. Wala na raw, bawal-bawal, tuloy-tuloy na. Kasama sa kanyang panata, ang pagbubuhat ng krus na 15 talampakan ng haba at may bigat na 37 kilos. Papasanin niya ito sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng halos 2 kilometro papunta sa Burol kung saan siya ipapako. 62 taong gulang na si Mang Ruben at ito na
ang kanyang 34 na pagpapapako sa krus. Natigil lamang siya ng 3 taon dala ng pandemya. Siguro makakaya natin kung huling taon na to, pero hindi ko lang alam kung sa susunod na taon. Alay ko po ito ngayon sa mga tao na tinamaan ng COVID, tsaka yung sana hindi hiling ko sa ating Panginoon na yung sakit na ito, mawala na lang bigla. Tiniyak naman ng CDRRMO sa San Fernando City na dadaan sa pagsusuring medikal ang mga magpapapako sa krus. Bago yung araw mismo na magpapapako sila, the City Health Office will be doing medical examinations doon sa mga magpapapako. Kahit yung mga flagellants, yung nagpapadugo, yung kinatawag natin magdarami, ni-encourage din natin sila na magpa-pre-register din sa barangay and mag-undergo din sila ng same procedure. Inaasahan na rin ang pagdagsa ng mga turista sa Barangay San Pedro Cutud sa mahal na araw. Before the pandemic, 15,000 to 20,000. We're expecting about the same number or more dahil matagal nga itong hindi naganap. Pero paalala ng Simbahang Katolika, may ibang paraan ng pamamanata o penitensya kaysa sa pagpapapako sa krus. Hindi na kailangan literal na gawin mo yung ginawa ni Jesus, yung bubuhat ng krus, nagpapapako sa krus. Yung simbahan mismo hindi in-encourage yun, hindi sinusulong yun. Una, nire-respeto natin ang dignidad ng ating katawan, kaya bakit nasasaktan na rin yung katawan. Ang isang mas importante paraan ng pagbabalik loob ay yung pakita mo sa iyong gawa, hindi sa pamamagitan ng pagpapasakit sa iyong sarili. Pakiusap naman ni Mang Ruben, respetuhin ng publiko ang kanilang mga pamamanata at paniniwala sa Biyernes Santo, April 7, nakatakdang magpapako si Mang Ruben. Ray Sirutaw, ABS-CBN News, Pampanga. Proud dad si Piolo Pascual para kay Inigo na patuloy na umuukit ng pangalan sa Hollywood. Masaya naman ang mag-asawang Jessa at Dingdong Avanzado sa takbo ng career ng kanilang anak na si Jada. Pero handa na kaya silang maligawan ang unika iha? Nagpapatrol, Ganiel Christian. Proud parents si Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado sa kanilang unika iha na si Jada Avanzado. Mula sa galing sa pagkanta, bibida na ngayon si Jada sa kanyang kauna-unahang acting project na Teen Clash. Sobrang proud kami, sobrang excited for her and sa buong cast na Teen Clash kasi alam namin kung paano talaga nila lahat sila pinaghirapan nila itong project na to. All out ang kanilang suporta, pero natanong ang dalawa kung stage parents ba sila sa anak. Naku, hindi! Letter B, but of course, syempre, bilang parte ng industriya na ginagalawan din niya, humingi siya sa amin ng advice. Guidance lang. Yeah. At dahil napaparehas ang anak sa rising star na si Aljan Mendoza, ready na nga ba ang parents kung sakaling maligawan ang anak? Huwag na natin muna pag-usapan yung mga maligaw. Sabi ko nga sa kanya, you know, you focus, you have your career in front of you. Love will just come pag sa tamang panahon yan. You know. Darating tayo dyan. Samantala, proud father si Piolo Pascual kay Inigo na patuloy na gumagawa ng pangalan sa Hollywood. Matapos mapasama sa series ng Monarch, kwento ni Piolo patuloy rin ang paggawa ni Inigo ng mga bagong kanta at pagsabak sa mga auditions. He's been auditioning. He's actually in town. He's still doing a lot of auditions and it's a good exposure for him for sure. But yeah, I'm just really excited because you know he already has got his one foot in. So he's been doing a lot of callbacks. So I'm just really excited for what's going to be in store for him. But he's busy doing his music as well. Ikinatutuwa din ni Piolo na nakakaukit ang kanyang anak ng sariling pangalan sa showbiz. Magkaibang path kami, but I'm excited because at least he doesn't have to live under my shadows. I guess because he's in the States, so you know, it's good also for him because he doesn't have to say that you know I'm the son of Piolo Pascual because he is his own identity, he's his own person. Sa darating na US tour, muling magsasama sina Piolo at Inigo para mag-perform sa Pinoy fans. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Nagigiliwan, hinahangaan at bumibida ngayon sa social media ang isang Pinoy musician at digital content creator sa Amerika na full-time na nag-aalaga sa kanyang lola. Kilalanin si Chris Punsalan, ang TikToker at lola caregiver
sa pagpapatrol ni North America Bureau Chief TJ Manotok. Yo everybody, my name is Chris Poncelon. Welcome to another video. Today we're going to be making... Gaya ng maraming millennials, matagal lang pangarap ng 29 anyos na Phil-Am musician mula Henderson, Nevada ni si Chris Poncelon na maging isang sikat na YouTuber. Pero di niya inakalang ang content na magiging viral pala ay malapit sa kanyang puso. Taong 2015, kinailangan gumawa ng isang mabigat na desisyon ang kanyang pamilya kung ipapadala nila ang kanilang lola na 88 years old na noon sa isang senior care home o kumuha ng isang full-time caregiver. She took care of me and I would hate to see her go to home care. I just stepped up and took on the responsibility and became her full-time caregiver. At dahil matagal ng digital creator si Chris, idinagdag niya sa kanyang YouTube at TikTok videos ang araw-araw nilang gawain ng kanyang lola. At noong 2019, pumatok ang kanilang video. All these news outlets started reaching out and I gained a lot of notoriety from that and I was shocked. If you're posting these videos online, there's a chance of them being seen by a lot of people. So I just continued to do that. Hindi biro ang maging full-time caregiver sa matatanda. Pero naipapakita ni Chris sa kanyang videos na nagagawa niya ito sa paraang magaan, masaya at puno ng pagmamahal. Pero aminado siyang nahihirapan siya makita ang paghina ng kalusugan ng kanyang lola na 96 na ngayon. To see her forget who I am sometimes and for me to have to remind her, that's probably one of the more difficult things because it's a constant reminder. Life is very fragile and it's very short. Bagamat maraming hamon, mas pinagtutuunan ng pansin ni Chris ang magagandang aspeto ng pag-aalaga sa pamilya. Dito ano niya masasabing sulit ang lahat ng pagod niya. It's such a blessing to be able to take care of a loved one. It's brought me and my grandmother closer than I could have ever imagined. Tell your loved ones you love them because you don't know the next time, you know, that you're gonna get to see them or get to spend time with them. Umaasa si Chris na maging inspirasyon ang kanyang video sa iba na ibuwas ang kanilang oras at pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay habang kapiling pa sila. TJ Manotok, ABS-CBN News. Talagang alagaan yung mga matatanda. Kahit saan makarating, ano, pamilya pa rin ang prioridad. Correct. Ayan. Nako, saludo kami sa iyo. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin L. Chico. Nandito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.